ganda ko. Ang ganda-ganda ko! Dahil eto na kami sa Unbearable. Mayroon ako talaga pinatay ko yung music bigla. Unbearable Show dito po sa Unbearable Channel. Ang dami ng subscribers. Yehey! Maraming salamat po sa lahat po ng natutuwa po sa amin. Thank you ha. Hindi ko man kayo masyadong kilala lahat, pero yung alam ko, yung mga kapamilya ko, nag-subscribe din. Thank you very much sa lagi pong pagtangkilik at laging pagsubaybay at pag-aabang kung ano yung mga sinasabi, mga pasabog at pambongga ni Unbearable dito sa Team Unbearable Show. Team Unbearable Show po natin dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Diba, today is again, July pa syempre, magandang araw. Ati Lolita Di Dios Katsuki, sina Jeric De Los Cientos, Roger Esmer, ang marami pa mga kaibigan natin. Ano nga ba, gusto ko lang banggitin ko ano yung pangalan ng aming grupo at organisasyon na sinapian namin dyan. Sinapian para lang naman mga kaano to, sinapian talaga. Ano nga ba ito? Philippines, usap tayo, co-founder, si, ang gwapo ng co-founder ng ano, ni, si Mr. Danny Bay, si Bae, Be, 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 hi Be, na-miss ko si Be. Ano nga ba yun? But anyway, ano may, hindi naman kasi sinasabi kung ano eh. Ay nako, anyway, nawawala na naman ako sa sarili ko. Nawawala, GPS nga, Friday Night Leadership with Chairman Mr. Ano nga bang ibig sabihin ng GPS? Basta ito yung GPS. Bagong ano man, bagong grupo namin na sinalihan ito dyan sa America. Siyempre pa meron kaming branch dyan sa Japan. Kaya yung mga kapamilya natin dyan, one time, ako mismo ang personal na tatawag sa inyo para mabigyan namin kayo ng orientation. Oh, anyway, orientation na rin lang ang pinag-uusapan. Nakakalungkot. Isa ako sa mga nalungkot kasi naging bahagi na rin ng aking sabihin ilang years sa showbiz, sa sports. Kung mga tatlong dekada na ako sa mundong ito, sa larangan na ito ng palakasan at ng entertainment. Ganun na rin siguro din ako kutagal kasi naalala ko, nagsiselebrate ako parati ng birthday ko sa The Library, sa Punchline, Laughline, Music Box na dapat nga yung huling concert na yung birthday concert namin na gaganapin nung March sa Music Box namin gagawin at sa mga iba pang comedy bars. Ang Zirko, of course, mahal na mahal ko ang mga taga Zirko, di ba? Alan K. Mama Litz at sina Mamo Andrew, di ba? Kahit nakarating na kami ng Bacoor, Cavite doon sa Comic Avenue mo, dinadayo pa rin namin yan dahil talagang iba rin naman yung sector ng mga comedy bars, ano? At nakakalungkot ito nga. Dahil sa pandemic, dahil sa ating kinakaharap, nagsara na sila, karamihan nagsara, maliban sa Music Box ha, na siyang maituturing nating pinaka pioneer. Kasi sabi ko nga sa iyo, 30 years ago, more than 30 years ago, laman na kami ng Music Box. Ganun na ho ba ako katanda? Atchis! Ha, diba? Ganun na ba ako? Mukhang lampas na akong ano. Kasi 30 years na sinasabi ko, kasi alang-alang na 5 years old lang ako ng mga panahon na yan, ano. So, laging tambayan din namin yan, lalo nung na panahon na nandun ako sa ano, kay sa Yumaong Inday Badiday. Tapos tambayan ko yung Magnatech dyan sa may ano, sa may malapit sa may Pantrangko na tinatawag. Tama, Magnatech dito sa may ano yun eh. Dito yun sa may ABS, dito sa may isa, ang Pantrangko, iba pa yun. Masami, ibang tambayan pa rin kami nung araw. Nahilo na ako sa mga ano, mga kasakasada kasi hindi na po ako lumalabas na dahil natataranta na ako, kaya dito lang ako sa bahay at ito yung itsura. Oh, maraming salamat Direk Dondon Parillas at Direk Niyong Nabus dahil pinagaganda ninyo parati ang set natin, kaya sabi nga ni Nanay Chris sa programa niya at lalaglag ang mga kortina natin. Pero going back, yun, ilang beses rin ako nag-celebrate ng birthday ko, lalo din sa Punchline, na talaga namang ang dami-dami nating mga kilalang personalidad na galing dyan. Ilan na dyan, si Miss I.I. De Las Alas, Arnel Ignacio, si Alan K., of course, si Vice Ganda, ang Yumaong si Chocolate, si Pokwang, si Napu, mga kaibigan natin yan eh. Tapos, marami pang iba. Si na Ate Gay, of course, si na Regina, na parating kong kasama sa Gabay Guru event. At marami pang iba ng mga talent din namin. Na naging talent din namin, si Boobsy. Tapos, di ba kami nung araw, nagtayo din kami ni ano, nag-manage din ako ng comedy bar dyan sa Malate, yung Toilet Humor, kay Miss Lala Honor. Hi, kapatid na Lala! Nami-miss na kita. 5 minutes na agad, hindi ko pa nasasabi yung opinion ko, ang saloobin ko. Hindi, nakakalungkot lang po. Kasi,
isa nga ito sa grabe ring na apektuhan. Sabi naman natin lahat na apektuhan. Pero yung nagbibigay katatawanan sa atin, kasi although medyo bago pa man nag-pandemic, eh talaga medyo humihina, lumaylay na ang attendance ng mga nagpupunta sa comedy bars. Kasi nga, nasanay na tayo sa mga napapanood natin, lalo na kay Vice Ganda sa Showtime, na yung brand of comedy niya, pang comedy bar. Although, sina Alan K. D. naman sa Itbulag at iba pa, eh nadadala na rin sa mundo ng television. At saka, because of the social media, na ire-record ng iba, na na-play ng iba, na vi-video, so napapanood na rin, naging available. But still, iba pa rin yung live kang nandoon sa mga ganung entablado, sa ganung mga comedy bar, kasama mga kaibigan mo, kapamilya mo, kabarkada kada mo, pag, lalo na pag heartbroken ka, lalo na pag heartbroken ka, biglang nagngangawa ka doon, pinagtatawanan ka, iyak ka ng iyak, tawa ka ng tawa, nakikipag nalandian ka, harutan ka, etc. Tapos uuwi ka, lasing na lasing ka, mga ganong event. Nakakalungkot na isa siyang bahagi ng ating kultura na siguro ay sobra nating mamimiss. Diba, direct doon, ikaw kumakanta ka dyan, pag nagwawarla ka na dyan, so, I will survive, may mga ganong-ganong ka ng emote. Pero hayaan nyo po, alam naman natin, pansamantala lang naman yan lahat kasi nga, syempre naapektuhan ang karamihan ng mga negosyo, lalo yung mga nagninegosyo sa gabi, di ba, na may mga entertainment na binibigay sa atin. Yung entertainment na totoo, ha? Hindi mga ibang entertainment na gawa-gawa lang sa tabi-tabi dyan. Chos! Ay, namimiss natin sila. Kaya ako nalulungkot dahil ang dami-dami ko pong mga naging bahagi rin ng buhay ko, mga minanage ko rin po mga comedians, mga stand-up performers, binubuk sila, piyesta time, Christmas time, Valentine's, mga concert, mga shows namin, at mga kasama sa mga advocacy programs namin. Alam ko nalulungkot kayo, pero mga kapatid, mga ka-team unbearable, mga ka-chokora, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kapamilya, relax, kasi alam ko naman, matitibay kayong lahat. Tayo naman, pinapanday tayo ng panahon eh. So, harapin natin to, tatanggapin natin to. Kasi kung nagagawa naman natin ng paraan para magpasaya ng mga kababayan natin. And I'm sure, yung mga kababayan natin dyan, di ba, may mga iba kong tinatangkilik ng mga site na talaga nagpapalabas sila. Marunong naman silang magbigay din naman at magbahagi naman kung anong meron sila. Kasi yun nga, nakagis na ninyong source ng kinabubuhay ninyo. And yun lang. Good luck. Alam ko, babalik tayo very soon. At malay natin, dito sa ganitong mga programa, magko-comedy-comedy din tayo at magkakantahan at sayawan din tayo, di ba? Kaya tutok lang po kayo dito sa Unbearable Channel. Huwag na huwag kayong aalis, huwag na huwag kayong magsasawa, lalo na mag-subscribe, di ba? Maraming thank you sa lahat ng kapamilya po namin. Magbabalik pa po kami. And again, another episode is over. Maraming thank you and...